Tuloy naman sa pangangampanya si Bangon Pilipinas Standard Bearer Brother Eddie Villanueva na pinasok ang Islamic City ng Marawi sa Mindanao. Ang mga Batanggenyo naman ang sinuyo ng independent candidate na si Nicanor Perlas, habang ang Aquino Sisters dumayo sa Iloilo para ikampanya ang kapatid na si Senator Noynoy Aquino. Nagpapatrol Trini Velasco. Tutol ang mga residente sa Marawi City sa mga politikong kumukontra sa Memorandum of Agreement on Ancestral Domain at nagsulong ng giyera sa Mindanao. Hindi katanggap-tanggap sa grupo sina LP Vice Presidential Bet Mar Rojas, Senatorial Candidate Franklin Drilon at dating Pangulong Joseph Estrada na nagpahirap umano sa mga Muslim. Pero tinanggap sa kaisa-isang Islamic City sa bansa si Bangon Pilipinas Bet Brother Eddie Villanueva. Sa kanyang talumpati, nangako siya sa mga mag-aaral at multi-sectoral group na sakaling manalo, buburahin niya ang katiwalian sa gobyerno sa loob lamang ng isang linggo. Ibinida rin niya ang suporta sa kanya ng More Islamic Liberation Front ni Noor Miswari. Noong Sabado, nag-ikot din sa Dagupan City si Brother Eddie at mga kapartido sakay sa kanilang campaign bus. Hinihikayat din ni Villanueva ang mga kapwa-kandidato na tanggapin ang kahihinatnan ng halalan, manalo man o matalo. Sa Batangas naman, nangampanya si Independent Presidential Candidate Nick Perlas. Umaasa si Perlas na kakagatin ang mga botante ang alok niyang bagong politika. I think lumalakas ng lumalakas, umaapoy ng umaapoy yung kwan, yung mga reception, umaalab. At kahit tagilid sa mga survey, tuloy pa rin ang arangkada ng kanyang kampanya. Sa Iloilo naman, nag-ikot ang magkapatid na Pinky at Paul si Aquino para ikampanya ang kapatid na si Senador Noynoy. Ayaw ng patulan ng dalawa ang kumakalat ng dokumento tungkol sa umano'y patunay na nag-mental depression ang kapatid. Tinungo rin nila ang palasyo ni Haro Archbishop at CBCP President Angel Lagdameo para humingi ng basbas. Trini Velasco, Patrol ng Pilipino.